Paano ba maging propeta sa panahon ngayon para sa mabungang buhay tayo na po at magkapet pagdasal? Bata pa nang tinawag ni Yahweh si Jeremias upang maging propeta sa mga Israelita bago ang pagkawasak ng Jerusalem at ang pagpapatapon nila sa Babylon. Nakatutok ang interest ng mga pinuno, pare at tao sa politika at dahil kailangan nilang magbigay ng buwis dahil nasasakupan sila ng Babylon, nais nilang magrebelde dito sa tulong ng mga taga-Ehipto. Sa gitna ng ganitong gulo, nakalimutan nila ang Diyos. Kaya nagbabala si Jeremias na kung ipagpapatuloy nila ang paglimot sa Diyos, isang malaking dalubyo ang darating. At tama siya, naging sanhi ito ng pagkawasak ng Jerusalem at ang pagpapatapon nila sa Babylon. Mulat na mulat ang isang propeta sa kasalukuyang mga pangyayari. Ngunit nakikita rin niya na hindi nagtatapos ang lahat sa karumaldumal. Nakikita niya na maaaring meron tayong magagawa kung makikilahok tayo sa Diyos tungo sa isang mapagmahal at maayos na komunidad. Isa na rito kung buboto po tayo sa darating na eleksyon. Wika ni Walter Brueggemann, it means to identify with some clarity and boldness the kinds of political economic practices that contradict the purposes of God. And if they contradict God's purpose, they will come to no good end. Nababakasan ng isang propeta ang kapahamakan kung hindi natin aalagaan, halimbawa, ang ating kapaligiran, ang buhay at kapakanan ng lahat ng tao at hindi ang iilan lang. At dahil dito, nakikita natin kay Jeremias ang tapang na kinakailangan upang masabi ito sa lahat, kahit maraming sasulungat sa kanya. Higit sa lahat, tinitiyak sa atin ng isang propeta na totoong gumagalaw ang Diyos sa gitna ng kadiliman sa buhay natin ngayon. Kaya ba natin maging propeta kahit sa social media man lang? Sana oo. Manalangin po tayo. O Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob magsalita sa anumang salungat sa iyong hangarin para sa aming lahat. Amen.